sinasabi mo, ha? Tawin niyo! Edwin! Ano ba? Ano naman itong gano'ng pinasok mo? Tinerik simula! Supakpa ka! Ikaw naman itong laging pumapasok sa mga kunaon ng basag ulo. Pa, wala naman po talagang kasalanan si Kuya Edwin eh. Sila pong dalawa talaga yung nagsimula. Binabastos bukas nila si Gemma at si Jim. Lito. Lito, wag. Kasalanan niya. Edwin. Palagi naman ako mali. Hindi na ako naging tama. Sobra na talaga ang kasamaan sa mundo. Nagkalat na ang mga masasamang tao. Mga addict, mga rapist, mga magnanakaw, mga gawain ng demonyo. Kung hindi tayo kikilos, baka madamay pa tayo sa kasamaan nila. Umanib ka na sa sekta namin. Sumali ka na sa Global Empire Covenant. Oh, dahan-dahan lang manong, oh. Isa-isa lang. Kakasabi ko lang sa'yo, dahan-dahan lang eh, oh. Dalawa na lang. Oh. Ayun na ata sila eh. Dahan-dahan lang. Dahan-dahan lang. Oh. Honor, eh. Nakipagpustahan ka na naman sa kompyutaran. Saan mo na naman dinampot niyang kapatid mo? Nadaanan ko lang po, pa. Edwin, mukhang napapadalas ang pag-inom natin, ha? Napatagay lang, pa. Siya nagsisimula yan sa patikim-tikim. Tapos magugustuhan mo na at babalikan-balikan mo na. Tapos, bisyo mo na. Share mo na naman! Makasabotay man mo! Sa sarili mo? Wala ka na respeto sa magulang mo, ah! Bakit? Hindi mo naman na-respeto yung nararamdaman mo, ah! Ay! Fred! Huwag! Narwin, kumuha ka nga ng tubig! Saka, Talia, bilis! Pagpahingayin nyo na yan. Iinom-inom, hindi naman kaya. Okay, kayong dalawa. Wala na sa inyo lalabas, ha? Ikaw, pag nakita pa kitang ganyan kaikli yung suot mo, ikukulong kita dyan sa loob ng bahay. At ikaw naman, Norwin, pag nahuli pa kita nakikipagpustahan sa kompyutaran, tatamaan ka na sa akin, ha? Papa, magpalit na po kayo ng damit. Pawis na po yung likod nyo. Buti ka pa, anak. Huwag mong tutularan yung mga kapatid mo. Ano? Ayos ka lang ba? Huwag na yung inuman ng ganyan, ha? Fred? Bakit gising ka pa? Fred. Masama ba akong ama? Hindi. May mali ba akong nagawa sa pagpapalaki ng mga anak natin? Wala. Bakit mo ba tinatanong yan? Bakit sila nagkakaganyan?
Mag-aalala lang ako para sa mga anak natin. Tama yata sila ising at iba. Tumarami na ang mga masasama sa mundong ito. Ayoko matulad ang mga anak natin sa kanila. Kung sundin kaya natin ang payo nila, pumasok tayo sa sekta. Ayoko! Minsan ka na naging membro ng ibang sekta, hindi ba? At ayon sa kwento mo, nagkagulo-gulo lang kayo. Hindi ka pa ba nadadala? Mira, nagkawatak-watak lang kami noon nung namatay si Itay. Sabi ni Ising, iba raw tong sektang ito. Wala namang mawawala, di ba, kung susubukan lang natin. Wala naman tayong mapapala kung sasali tayo sa mga sekta-sektang yan eh. Meron, Mira. Sa pagkakatanda ko, noong nasa grupo kami ng espiritista, disiplinado kami lahat. Kaya baka sakali pag sumali tayo, disiplina rin natin, manak natin. Mira, mahal na mahal ko mga anak natin. Ayoko mapariwara ang buhay nila. Ikaw ba'y napapagod dahil sa sunod-sunod na pagdating ng mga problema? Labis ka bang nangangamba at minsan hindi makatulog sa labis na pag-aalala? Ako si Fernan, ang huling sugo ng Panginoon. Ang susunod sa akin ay makakaranas ng katahimikan ng puso at katiwasayan ng isip. Sa pamamagitan ko, ay makakaranas kayo ng kaligtasan at buhay na walang hanggan. Sampu ng inyong mga pamilya. Amen! Amen. 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 Thank you.
Bakit isa lang ang kiwa mo? Okay na ho to. Nakakaya naman, wala naman ho kaming inambag dito eh. Para yan sa lahat. Tumingin ka sa paligid. Salo-salong kumakain lahat. Sama-sama mga tindera, doktor, abogado, janitor. Lahat dito pantay-pantay. Walang mahirap, walang mayaman. Kita mo na, Fred. Sabi ko naman sa'yo eh, maganda ang samahan namin dito. Katunayan, lumalaki na ang sekta. Kaya naisip ni Chief Fernan na magtayo ng sentro namin sa Maynila. Ikaw si Fred. Opo. Si Mira po ang asawa ko. Naikwento ka na sa akin ng mga kapatid mo ang sina Epang at Ising. Nararamdaman ko, tulad nila, ay tinatawag ka na ng ating Panginoon upang magsilbi sa Kanya. Alam kong marami kang problema sa pamilya mo. Pero kung ibibigay ninyo ang inyong mga sarili ng buong-buo sa ating Panginoon, mawawala lahat yan. At magiging tahimik ang buhay ninyong pamilya. Manalig lamang kayo. Matatanggihan ng Diyos. Siya ang lumikha sa atin. Ano ho ba ang kailangan namin gawin para biyayain kami ng Diyos? Sumama kayo sa amin. Dito kayo nararapat. Nandito, Fred. Nandito ang hinahanap mong katahimikan ng pamilya. Huwag mong tatanggihan ang ating Panginoon. Tama, Fred. Sumama na lang kayo sa amin sa Maynila. Ibenta nyo na lang yung mga lupa nyo. O di kaya idonasyon nyo gaya ng ginawa namin. Lubos naman ang paniniwala mo sa Panginoon. Oo naman, ako. Kung ganun, isuko at ialay mo ang lahat sa Kanya. The promise of salvation and everlasting life. Napakagandang pakinggan. Ano po? Eh sino ba ang ayaw maligtas at mabuhay ng magpasawalang hanggan? Yan po ang madalas sa pangako ng mga nagre-recruit para tayo ay sumapi sa isang spiritual or religious group. Pero paano nga ba tayo makasisiguro na ang kanilang pakay ay para mailigtas tayo mula sa impyerno? Paano kung ang totoo pala nilang motibo ay gawing impyerno ang buhay natin at ng ating pamilya? Yan po ang kontrobersyal na tema ng ating pagtatanghal ngayong gabi. Isang ama, buong puso at pikit bulag na sumunod sa lalaking nagsasantu-santuhan lang pala. Hanggang saan hahantong ang pangaalipin at pananamantala ng cult leader na ito? Tunghayan po ninyo ngayong gabi. Huwad na Sugo, The Sex Cult Story. O ito, 750,000 kabayaran sa 3 hektaryang lupa. Andiyan na ho ang titulo at ang mga papeles. Maraming salamat.
Totoo ba na? Oo nga. Pinenta niyo na yung lupa. Pa, ano po ba talagang nangyayari sa inyo? Narinig ko po yung chismisan doon sa kabilang kanto. Pinagtataonan po nila kayo. Nasisiraan na daw po kayo ng bait. Nabulag na kayo sa pagsapi niyo sa Fernan na yan. Kayo nagkakamali. Kay Chief Fernan ko nakita ang katotohanan at ang tamang daan. Kayo nadadala sa masamang impluensya dahil sa mga barkada ninyo. Lalong-lalo ka na, Edwin. Kaya't sa ayaw at sa gusto ninyo, lalayo tayo ng Maynila. Doon, magsisimula tayo ng bagong buhay. Para tayong mga preso. Puro na lang trabaho, hindi naman tayo pinapasweldo. Kayo talaga. Hindi nyo ba narinig sinabi sa Bible study kagabi? Ang pera, kapahamakan lang ang dinudulot sa atin yan. Saka diba, binibigyan naman tayo ng 50 pesos na chip para sa mga personal na pangangailangan natin. Hey, Ma. Sipin mo nga yun. Mas malaki pa nga yung perang idinonasyon natin sa natatanggap natin. Sana, pinangnegosyo na lang natin. At saka isa pa, ha? Hindi ko po maintindihan. Bakit kailangan madalas nakaputi? Ay nako, Jenna. Alam mo, anak, yung mga tao naman dito, nasusuot lang naman sila ng puti kapag espesyal na araw ng pagdadasal. Hindi naman kailangan palagi. Sabi mo, Jemma, negosyo ka mo. Eh, sino naman magbabantay nung negosyong yun? Diba dati ang gusto namin ng nanay nyo? Mag-aral kayo. Pinag-aaral namin kayo para maging maganda ang kinabukasan ninyo. Kaya lang, inuunan nyo pa ang bulakbol kaysa sa eskwela. Kaya ako sa inyo, sundin nyo na lang yung utos ng tatay nyo. Ay, si Chief. Hindi na pala si Fernan, eh. Chief ang itawag ko sa kanya. Gusto ko na sakitumin niyo siya. Fred. Turin niyo siya na parang, Ama, susundin niyo lahat ng iuutos niya. Kakatuwa ang pamilya mo, Fred. Masipag at matapat na mga alagad ng Diyos. Natitiyak kong gagantimpalaan kayo ng ating Panginoon. Ang buong pamilya mo, Fred, ay sigurado makakatanggap ng buhay na walang hanggan mula sa ating minamahal na Diyos. Tumira kayo doon, sama-sama, hindi po ba? Opo. Anong tawag niyo sa kanya? Chief po, Chief. Chief? Chief. O tapos, kamusta naman siya sa inyo? Nung primero po, na maganda ang pakikitungo niya sa amin. Norin, Edwin, saluhan niyo ako sa pagkain. Halina kayo, okay, Maya? Sabi na mga anak, sabayan niya na siyang kumain. Okay, Maya? Kaya, opo ka na. Kaya lang yung kain. Parang napagod ang katawang lupa ako sa dami ng gawain. Ihanap mo nga ako ng pwedeng magmasahe sa akin. Ako na lang ho! Ako na lang po magmamasahe sa inyo.
Kung hindi niyo po na itatanong, hilot po kasi ako sa amin eh. Kaya na. Kaya na lang. Sige na, huwag kayong mahiya. Ladies first. Lambot na. Jean, iwan mo na muna kami ng mamay mo. Ma, okay lang po kayo dito. Oo naman, anak. Sige, mauna ka na. Susunod ako. Halika, Mira. Tulungan mo ako dito. Ginagawa mo sa akin ay parang ginagawa mo na rin sa Diyos. Talaga po? Pagmatuwid ang nasa kapangyarihan. Mula noon ay magugustuhan na nina Edwin, Norwin at Gemma sa loob ng sekta. Tuluyan na rin silang magbabago na labis na ikinatutuwa ni Mang Fred. Para sa kanya, tama ang naging desisyon niya sa pagsapi sa sekta. Ngunit sa paglipas ng panahon, ay unti-unti namang lalabas ang tunay na anyo ni Fernan. Higpit na bilin ng Panginoon, huwag kang makikiapit. Pero isa sa mga kasamahan natin ay nahuling nakikiapit sa asawa ng iba. Kaya inaalay natin ang korderong ito bilang kapalit ng kasalanan nila. Ang laman at karne ay simbolo ng kasalanan. Ito ang madalas pagmulan ng ating pagkakasala. Kaya magmula ngayon, ipinag-uutos ko. Bawal na mag-usap ang mga lalaki at mga babae. Ang mga mag-asawa ay bubukod na ng kwarto.
at mahigpit na pinagbabawal ang pagsisiping. Ang sinumang lumabag sa aking utos ay mapaparusahan. Makinig na lang tayo sa sinasabi niya. Ayos na ang lagay ng mga anak natin. Titinong na sila. Sumunod na lang tayo sa mga pinag-uutos niya. Kasama! Tayo na't kumain! Fredo. Miss na miss kita, Mira. Teka, baka makita tayo ni Chief. Tawan nyo nga kami. Wala naman kami kasalanan, ah. Pero bakit lang mo dyan? Doon ka naman panibala. Tawan nyo kami! Chief Bernan, nahuli ho namin ang dalawang yan na palim na nakikita sa likod ng bahay. Alam ninyong malaking kasalanan ang lumabag sa aking utos. Chief, wala naman ho kaming ginagawang masama. Asawa ko po siya. Karapatan po ng bawat mag-asawa na magsama. Ang lakas ng loob mong sagot-sagutin ako. Pero Chief, mali naman po yung pinapatupad nyo, eh. Pinag-iiwalan nyo po kami mga mag-aasawa rito, eh. Salamat. Hirap na sitwasyon natin dito, no? Kasama mo nga pamilya mo, pero hindi mo naman pwedeng makasama. Masaklap pa nito. Hindi pareha sa atin si Chief. Dahil pinagbabawalan niya tayo makasama mga asawa natin. Samantalang siya, papakasasa sa mga babae. Ano ibig mo sabihin? Palagi siya nagpapamasahe sa mga babae. Tingnan mo yan si Isay. Bulong-bulungan dito na buntis daw yan. Buntis? Paano mabubuntis yan? Wala na may nobel niya dito. Sinong ama ang dinadala niya? Di ba si Chip lang naman ang lagi nilang kasama? Ano tingin ko nga? Kaya pinagbawalan tayong makasama nila. Dahil gusto niyang masolo lahat ng mga babae dito. Kaya kung ako sa'yo, ingat mo mabuti yung mga anak mo. Narito na po ang mga babae yung pinapunta niyo, Chief Fernan. Kayo na rin ho ang mamili sa kanila kung sino ang gusto magmasahe sa inyo.
Ito ang gusto ko. Chief, huwag naman ho yung anak ko. Ako na lang po ang gagawa. Ako na lang po magmamasahe sa inyo. Walang pwedeng lumabag sa kagustuhan ko. Lumabas na kayo. Iwan niyo na kami. Ma, si Jean. Huwag po. Chief, kahit sino na lang po sa amin, huwag lang po si Jean. Labas. Labas! Jean! Ma! Parang awa mo naman. Huwag naman. Bata pa niya, huwag. Huwag po yung anak ko. Ako po! Ako na lang po! Gagawin ko lahat! Ma! Bago nagtapat sa iyo yung anak mo, meron siyang ginagawang kawalang-yaan sa iyong anak na babae. Doon na ako nagkuhan. Bakit kaya sabi ko na ganito ang ginagawa niya? Oo. Halos lahat na babae, pinapalo niya. Ano kaya? Ang susubukang pagtangkaan ni Mang Fred ang buhay ni Fernan. Pero dahil nakabantay lagi dito ang bodyguard, bigo siyang malapitan ito. Dahil sa kakaibang kinikilos na ito ni Mang Fred, ay magdududa na si Fernan. Isang araw ay patatawag nito ang buong pamilya ni Mang Fred. Alam kong ikaw ang naghuda sa akin. Nagsisisi ka ba sa pag-anib dito? Sumagot ka! Ah! Ano? Nagsisisi ka ba? Sobra ka na! Sisisi na ako! Dahil hindi pala sa ito sinalihan namin, kundi isang kulto! Puro kababulan! Kayuban pinagagawa ko! Lalo na sana ko! Pinagkatiwalaan pa namin. Sa pahinga ng mga anak ko! Sa pahinga ng pamilya ko! Hindi ka isang tunay ni Sugo. Hindi. Kapag ka ni Satanas, pinagsamantala mo yung anak ko! Hindi ko alam ang pinagsasasabi mo! Ilabas niya mang dito! Hindi mo na kami kailangan pagtabuyan. Dahil tumitiwalag na kami sa grupong ito! Pinamumunuan ng isang demonyo! Lana! Demonyo ka! Demonyo! Edwin! Orwelli ka na! Umalis na tayo sa lugar na to! Umalis na tayo! Iwan nyo na kami. Pero Manong... Hindi! Hindi kami niniwala sa binibitin nyo kay Chief Fernan. Dahil napakabuti niya sa amin.
Tinuring niya kami para mga anak. Kaya hindi niya magagawa kay Jean. Chief. Chief, pero awa niyo na. Pero awa niyo na po. Ayahan niyo naman sumama na sa amin ng mga anak namin. Hindi. Edwin! Edwin, halika na. Sumama kayo sa akin. Narinig niyo ang sinabi nila. Ayaw nilang sumama sa inyo. Pero hindi namin sila pwede iwanan sa'yo. Mga anak namin! Palabasin na mga yan! At huwag niyong hahayaan makabalik dito! Hindi natin kailangan ng mga taong sisira sa ating samahan! Edwin! Darwin, halika na! Anak! Ano ba? Tawa ko! Balik na kayo sa mga quarters ninyo. Hindi tayo nakikihalubilo sa mga taong sinungaling. Kawawa naman yung inaabot ng anak nating bunso. Wala lang kasi talagang kaalam-alam to sina Norwin at Edwin kung anong kasamaan meron yung perna na yan eh. Nalaso na kasi utak nila ng demonyong yun. Paano nangyari, Mira? Pinagbalit tayo ng ating mga anak para kay Fernan? Alam mo, kung wala ka sa buhay ko, marahil, nasiraan na ako ng bayan. May pinat. Ah. Wala. Paso lang. May nasa tagal nating nagsasama. Alam ko kung kailan ka nagsisinungaling. Sinasaktan ka rin yan. Ginawa rin niyo sa akin yung kayo pag ginawa niya sa anak mo eh. Dito na lang kayo, masyadong delikado sa loob. Baka mapahamak pa kayo. Wala na ho akong pakialam kahit mamatay ako. Ang importante ho sa akin, makuha ko mga anak ko. Mira, maiwan na kayo dito, ah. Chief! 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 Chief, may mga pulis ako ba kasama ni Papa? Dahan yung kotse. Sige na, dali! Pasalubungan ko na lang kayo sa baba. Oh! Tama! 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 Wag ko! Sila yung mga anak ko! Search the area. Put
Punta nyo sa itaas. Tignan nyo kung meron pa ron. Dali. Acueza, dito ka. Dito ka sa itaas. Wala rin dun sa loob. Major, meron pa hong daan dito. Dito. May secret door dito. Major! Andito ho siya! Arestado ka. Fred, Mira, tawarin niyo ako, ha? Hindi ako agad naniwala sa inyo, eh. Okay, ilalabas na namin yung suspect ka. Paki-clear lang yan. Okay? Men, paki-ayos yung mga tao, ha? Kung ako lang ang masusunod, Fernan, ang gusto ko, kamatayan ang ihatol sa'yo. Pero kung kasamaan din, gaganti ko sa lahat ng kasamaan na ginawa mo. Marahil hindi na maubos ang kasamaan sa mundong ito. Diyos na lang ang bahala sa'yo. Siya naman ang hahatol sa ating lahat, eh. Salamat ka. Mabait ang asawa ko. Pero ako, hindi! Mrs. Tawad! Alam mo, kung meron santong kabayo, ang dapat sa'yo, tawag santong baboy! Parehas ang panggagahasa mo sa akin at sa anak ko! Baboy! 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 Nak, nag-aalala kami sa'yo. Ilang linggo ka na kasing ganyan, eh. Nagkukulong ka. Hindi ka namin makausap. Alam ng Diyos, hindi ko ginusto to. Diyos, ang bata-bata ko pa po para mangyari to. Panida sila tawag ko po sa kanya habang ginagaasa po ako. Pero, pinakinggan niya po ba ako? Diligtas niya po ba ako? Hindi. Kaya nga walang Diyos, eh. Hindi po totoo yung Diyos. Contact ni namang Fred, ang isa pang kapatid nila sa Mindanao. Ito ang tutulong sa kanila
para makakuha sila ng maayos na matitirahan. Ma. Kaawaan kayo. Huwag na kayo siguro lumakad. Eh, paparating na bagyo. Baka abutan pa kayo eh. Huwag na tayo tumuloy. Makinig na lang tayo kay Papa. Marvin, kailangan natin magtrabaho. Dahil kung hindi, pare-pareho tayo magugutom dito. Hindi ka ba yung sawa sa tuyo? Sa pagkakatanda ako, nung huling sumunod tayo kay Papa, ano ba nangyari? Napahamak tayo lahat. Ba't ba tayo makikinig dyan? Edwin! Ano ka ba, anak? Tama na! Nahawa ka na ba ng kagaspangan na ugali ni Fernan? Hindi niya talaga ako naiintindihan, May, no? Hindi niya ako naiintindihan kung ba't ako nagtiwala ito sa Fernan na yun? Dahil lumimala sa akin, may tiwala sa akin! Kayo, Misa, pa pinagkatiwalaan niyo pa ako? Ikaw pa, lalo ka na! Naalala ko ba nung pinagtanggol kay mga kapatid ko? Napaaway ako! Tinusigaan mo agad ako, di ba? Na ako may kasalanan! Mabuti ba sa ibang tao eh! Sa sinarili mong anak, wala kang tiwala! Hindi totoo yan. Totoo! Pinihilang ka na ibenta yung lupa natin! Nakinig ka pa sa amin! Mas nagtiwala ka sa pera na yun! Kaya ikaw lahat na may kasalanan to! Kung ba't nangyari sa atin to? Kasi hudu-hudu ka! Nagpahudu ka sa kulto niya! Siguro nga, ututo ako. Dahil mula ng pagkabata, mga bata pa kayo, utong-uto na ako sa inyo. Umiyak lang kayo ng konti. Nagagahol na ako, hindi ko na alam ang gagawin ko sa pag-aabol sa inyo. Bigyan niyo lang ako ng ngiti. Lokon-loko na ako sa inyo. Ang sabi ko nga nun, ang gusto ko sana, hindi na kayo lumaki. Sana kalong-kalong ko na lang kayo dito sa bisik ko at pinoprotektahan. Kaya nga sising-sisi na ako ngayon eh. Hindi ko matanggap na isang ama ang maglalagay sa anak nila sa kapahamakan. Wala akong kwentang ama. Pinahamak ko kayo. Pero ama lang ako. Edwin, ama lang ako. Nagkakamali din ako. Patawarin mo ako, Edwin. Patawarin mo ako. Mira? Patawarin mo ako. Mga anak, patawarin niyo ako. Patawarin niyo ako sa lahat ng maling nagawa ko. Kuya Fred! Meron po magandang balita sa inyo. Ito po. Sa inyo na po yan, Kuya Fred. Mauna na po ako. Nakamit na natin ang hustisyang matagal na nating pinagdarasal. Salamat naman sa Diyos.
Sana matulungan mo ako sa pagpapalaki sa apo mo. Papa, bibinyagan na pala si baby sa isang linggo. Okay lang ba sa inyo yun, pa? Oo naman. Kahit saan simbahan. Kahit anong reliyon. Ang piliin nyo, pupwede. Wala naman sa reliyon ang kaligtasan ng tao. Kundi, nasa tibay ng pamilya natin at pananampalataya natin sa Diyos. Sari-saring grupo na ang naglipana at nangangako ng salvation and everlasting life. Ginagamit ang pangalan at mga salita ng ating Panginoong Diyos para mangamkam ng mga ari-arian at manamantala ng mga kababaihan at mga inosenteng bata. Huwag tayong basta-bastang nagpapaniwala sa mga matatamis na salita. Huwag basta-bastang magpalinlang sa mga maamong mukha at maaayos na anyo. Dahil hindi natin tanto kung ano ang tunay na kulay at tunay na pakay ng mga ito. Atin pong pakatandaan, if it is too good to be true, malamang na it is false. Kayo ay nililinlang lamang. At yan po ay hindi lamang sa mga kulto, mga grupo-grupo dyan, kundi pati na rin sa mga bagay-bagay na may kinalaman sa biglaang paglaguraw ng inyong pera o mga sideline na trabaho na malaki raw ang kikitain. Pero kinakailangan mo muna magpadala sa kanila ng pera? Huwag kayong magpapadala. Huwag kayong magpapaloko. Dahil ang kaligtasan ng ating kaluluwa at ang daan tungo sa buhay na walang hanggan sa langit. Iisa lamang po yan sa ating nag-iisang Panginoong Diyos. Ngayon, bukas at magpakailanman.